event sa Broadway Centrum na preview ng Yorme, the movie. Produced by Saranggola Media Productions and directed by Joven Tan noong Wednesday, October 13, 2021. Ang Yorme ay isang musical film na pinagbibidahan ni na Raiko, Mateo, Makoy de Leon at Xian Lim. Istorya ito ng buhay ni Manila Mayor Isko Moreno. Bukod sa very entertaining na mga musical production numbers at iba pang mga songs of hope ni na Raiko, Makoy at Xian sa Yorme, maganda rin makita na nag-reunion sa pelikula mga dating sikat na members ng youth-oriented show ni Kuya Germs kahit pa cameo role lang sila. Yung ibang mga taga-dads ay halatang medyo nag-iba at nagbago na ang itsura but still, marerecognize pa rin sila ng fans. Ilan sa nag-cameo sa Yorme ay sina Bryle Mondihar, Jojo Abeliana, Jennifer Mendoza, Jobet Moya, Manolet Ripoll, Jojo Alahar, Lovely Rivero, Kimpi De Leon, Ricky Rivero, Karen Timbol, Jeffrey Santos, at Maricard de Mesa. Magandang role ng iba pang former Dots Entertainment members na sina Tina Panner at Monching Gutierrez na gumanap na magulang ni Isko. Si Gisto ni Alarcon ay si Daddy Wawi Rojas, discoverer manager ni Isko. At si Jano Gibbs naman ang nagbigay buhay sa karakter ni Master Showman at Star Builder na si Herman Kuya Germs Moreno. Kudos to Direct Joven, 2013 Grand Champion ng Himig Handog P-Pop Love Songs para sa kantang Anong Nangyari sa Ating Dalawa. Dahil ang gaganda ng mga kantang sinulat niya para sa musical film, lumabas talaga ang hindi matatawarang galing niya pagdating sa lyrics at melody ng mga kanta. Nakaka-LSS, Last Song Syndrome, ang dalawa sa mga kanta ni Makoy na Nais Ko at Artista Na Ako. Iba rin ang in fact ng song ni Raiko titled Naniniwala Ako at syempre ang Alam Ko Po Yon ni Xian. Boses talaga nilang tatlo ang ginamit sa kanilang mga kanta. Wala din ang production numbers ni Jano bilang Kuya Germs, suot ang glittering niyang coats na naging trademark na ng TV host. Of course, may konting kwento rin sa humble beginnings ng Master Showman. Isa sa dapat abangan sa Yorme ay kung gaano kahusay si Makoy bilang actor at kung gaano kalakas ang kanyang screen presence sa movie. Talagang nag-shine siya sa kanyang mga eksena. Malaking bagay din siguro na isa siyang tondo boy kaya nakarelate siya sa karakter ni Isko. Bagamat na-capture ng cinematography ng Yorme ang dagat ng kahirapan noon sa tondo, hindi naman nawala ng pag-asa si Isko na hanapin ang silver lining sa kabila ng hindi magandang sitwasyong pinagdaanan niya sa buhay. Malapit nang mapanood ang Yorme sa mga sinihan at ibang streaming platforms. Abangan! Napakaganda nga ng pelikulang Yorme na kapupulutan ng aral ng bawat manonood. Kaya naman, halina't panoorin ang nasabing musical show. Anong inyong magiging reaction sa balitang ito? Just write down below.